Okay, so good morning everyone. So good morning po sa lahat ng manonood nitong aking very first interview sa aking life blog. So it's a website, it's a platform where I share life articles, articles about life, about real life experiences. I also get to interview business people or iba-ibang tao. So sinishare ko yung stories nila to inspire, to motivate, and to to help people push continue living life. Ayan, so medyo kinakabahan ako ngayon because this is my very first interview. So I was reaching out to people, no, so mga successful na tao, mga businessmen, mga successful sa career nila, to really share their stories, to inspire my readers and ang iba pang mga tao na, you know, na makakabasa at makakapanood. And itong i-interviewin ko ngayon, yung guest ko for today, he's really my idol when it comes to business. So if you notice my Facebook timeline, I'm always sharing Pinoy financial planning page, no? So siya yung ano nun, siya yung owner and founder. So huwag na natin patagalin para hindi nakakaya sa oras niya. So I will introduce my guest for today, okay, for this morning. So he actually worked at Banco Central ng Pilipinas. He's a former auditor at PNA Grant Thornton. He's also the chief executive officer at Pinoy Financial Planning. He's the marketing officer at Truly Rich Club, an owner and founder at The Glass Reef, owner and founder at PR1 MA Business Consultancy Incorporated. The owner and founder at Ascending Life Philippines, owner and founder at Ecom Masterclass Philippines, owner and founder at Greek Freaks Philippines, and the owner and founder at We Inspire PH. So he is a certified public accountant, a registered financial planner, and an ecompreneur. So ladies and gentlemen, please welcome my guest for today, and it's really an honor, Coach Laurent Dionisio. Hi. Good afternoon, good morning sa mga nanonood, kung what time mo pinapanood. Magandang araw sa iyo. And thank you, no? Thank you, Rose, for inviting me. And narinig ko first video mo to. So, yes. Thank you so much, Coach. Okay, it's really an honor to be here with you today and to hear your success and inspiring stories. Okay, so let's begin na po. So, para sa ating mga followers and mga manonood, we want to get to know you. So ako medyo kilala na kita kasi fan mo ako. So like, I'm sure share yung mga posts mo din sa pages mo. So, but give us a brief introduction about your background. Yeah. Doon nasabi ko kanina, accountant po kayo. And yes. Ano yung background you, Coach, before you become a serial, na tawag sa inyo, serial businessman? And ano yung ginagawa nyo? Ano po yung ginagawa nyo ngayon? And napaka-humble ni Coach. And yung businesses po ninyo at mga services ninyo para may idea po nila. Yes, I started working. Kasi nga, syempre, alam mo naman yung turo sa atin, which is ano naman, very valuable naman, yung mga turo ng parents natin na you have to study hard to get a good job. Tama naman yun. So, nag-aral talaga ako mabuti. So, that's why. Kasi nga, to be honest sa'yo, wala talaga kaming, hindi mayaman yung family namin. Naalala ko noon, nung nag-aaral pa ako, kahit nasa private school ako, kasi only son ako, yung parents ko lagi nasa school because nag-o-offer ng promissory notes kasi wala kami pambayad sa tuition fee namin. And at that time talaga hindi ko makakalimutan kasi ito talaga yung tumatak sa akin nung high school ako. And yung promissory note ko, yung exam permit ko, ibang kulay kasi iba yung hindi pa bayad. So, parang may discrimination agad yun. So, masakit kasi nga yung pa lang. So, doon yung naging talagang mag-motivation ko to work hard. Sabi ko, nakakaya. Wala kaming pambayad. I have to work hard para hindi maulit to or hindi mangyari sa magiging anak ko. No? So, yun yung naging motivation ko rin. No? And of course, to help my families kasi yung parents ko din noon that time, umuutang kami to pay for my debts, no? For my tuition fees. No? So, wala talaga kami. So, yun yung naging motivation ko ay parang nung nag-college ako, talagang nag-aral ako mabuti. Nakapasa naman ako sa board exam, one take, and
Nakapag-work naman ako. Kaso ang problema ko lang nun, talagang hindi rin pala enough din, no, kahit na title holder ka, kahit na lumilisensya ka as CPA, pero parang that time sobrang hindi pa rin enough for me to help my family, kasi ang hirap, di ba, pag nasa Makati ka, ang mahal ng mga food, may transport, di ba? So parang wala rin natitira sa'yo eh. That's the normal. And nung lumipat na ako sa BSP noon, medyo maluwag na kasi nung auditor ako sa punong bayan, ang hirap eh. Kasi, biruin mo, no? 3 o'clock, lalo na pag tax season, no? 3 o'clock ng umaga, uwi ako. Tapos, matutulog lang ako ng 1 to 2 hours. Babalik na ako in 6 a.m., di ba? So, pero bayad yun, sir. Bayad po yun, coach. Bayad naman hindi yun. Hindi lahat. Oo, tsaka alam naman natin, mas importante rin yung tulog, di ba? So, tama naman, coach. Sobrang ano, hirap nun, kasi that's especially nga pag tax season, 3 a.m., 4 a.m., tapos at nagreklamo pa ako sa boss ko nun. I mean, ang hirap kasi 1 to 2 hours. Tapos sabi sa akin ng boss ko, hindi ko makakalimutan. Buti nga, ikaw nakakatulog ka sa bahay mo, sa bed mo. Kasi sila, yung mga boss, usually doon sila natutulog sa may upuan na pinagdidikit nila. Doon sila naliligo sa office namin. Doon sila nakatira. Technically talaga. So, pag tax season nga. So, yun yung naging motivation ko rin. Sabi ko, kahit na sobrang daming overtime, hindi pa rin enough para support me to help my family. Siyempre, it takes time naman. Alam naman natin sa corporate, di ba? May ladder yan na you have to galing para tumaas yung sweldo mo. Pero that time kasi nga, I want to help my family. Tapos that time din, nagkasakit din yung mother ko. So, sa kidney. So, we have to, 50 to 60,000 yung operation. I cannot afford it eh. So, ang sakit talaga sa loob ko noon that time. No? So, kahit nag-work na ako. No? So, I have to shift to medyo kumbaga normal office hours. So, nag-BSP ako noon. Medyo mas mataas yung sweldo ko noon. So, doon ako nagkaroon ng extra time to add extra income. No? So, nag-find ako ng lahat na try ko to MLM. Okay naman yun. Wala naman problema. Anong MLM yun, sir? Anong MLM? MLM yun, coach? Actually, basta mga health and wellness. Ang dami. Okay, alam ko yun. Marami. Actually, marami. Yung, if you know yung mga dati pa, yung mga forever living pa, yung mga luma. So, doon ako nag-start. Lahat na, marami. So, hindi talaga ako naging somehow, hindi ko na-push to yung sa MLM ko. So, yun yung nangyari noon. Tapos, attended seminars na Money Summit, kila Brother Bo, marami, every financial seminars, pag Saturday noon, naghahanap ako ng financial seminars. So, doon ako nag-start. Then, talagang nag-aaral ako. Kasi nga, hindi ko natututunan eh. Na-realize ko, hindi ko natututunan sa school ko, sa school, sa office, yung mga, pag-invest sa stocks, pag-manage ng pera, hindi pala siya tinuturo. So, you have to read books, you have to attend seminars to know them. Self-education. And of course, and of course, different income streams, ano yung mga opportunities out there. So, hindi mo talaga malalaman sa opisina yan. So, I have to go out and attend seminars after office yun. Nag-sideline na ako. So, doon nag-start. And then, yung mga banda after 5 years, sabi ko nga, medyo nag-build na ako ng sideline income. So, online, more income to. No? So, nag-affiliate marketing ako. Doon talaga ako nag-start no sa online marketing. Tapos sabi ko, namamatch na yung income ko noon. Wow. Ng sideline ko doon sa income ko sa work sa salary ko sa work ko no. So yun, that's the opportunity 2015 no, nag-resign na ako and then I focus on that income stream and nag-add pa ako. No? Makikita mo, ang dami kong business na yung start. Pero lahat yun, hindi successful. No? Hindi naman lahat may income pa. So, iba doon yung start lang. Yung mga business sa mong business. But lahat naman yun, okay naman siya. Kumbaga, nag-ooperate naman siya. But, yun nga, hindi naman lahat operational. Income generating pa as of now. So, doon ako nag-start. That's my journey. Very...
Okay, yung coach, very inspiring po. Grabe. Nakarelate po ako dun sa ano, sa story niyo po about your mother kasi yung mother ko din, nagsuffer din siya ng kidney failure. So yun po. So alam ko yung gastos. So, ayun. So, ang hirap talaga. Ang hirap po. So, hirap, ang hirap. Mahirap. Oo. So, wala eh. I mean, I ask for yung umaga sa mga family ko, umutang ako, hindi talaga ako napautang. Kasi nga, ang dami. Mahal talaga. Nagbenta ako ng gamit noon, just to cover the expenses. Thank you, Coach, for sharing, no? Kung ano yung simula po ninyo bago kayo talagang naging, experience talaga sa business. Second question ko, Coach, so, nasabanggit mo kanina, nag-sideline ka, di ba? Nag-sideline ka, tapos nung nagmamatch na yung income mo or medyo humihigit pa doon sa income mo sa work. Is that the time? Kasi yun yung second question ko. How do you know na ready ka na to jump into a full-time entrepreneurship? Kasi for sure, okay. Kasi actually I asked Brother Bo no na time no. Lunch yata noon. Nag-lunch kami. Sabi, Brother Bo, kasi I'm the top affiliate of TRC din noon. Eh. So, Coach Club. Earning 6 digits a month passive from TRC. So, tinatanong niya, sabi ko, Brother Bo, should I, kasi nga, mas malaki din yung nakikita ko. Sa mga advice sa akin, is, dapat twice of your current income. So, let's say, if you're earning 30,000 or 40,000 sa salary mo, dapat at least 80,000 yung kinikita mo at the side. Mm-hmm. Tapos, siguro, at the average, dapat consistent siya for 6 months. Wow. So, tapos, tuloy yung advice ko, dapat mas safe sana if twice ng income mo, salary mo yung kinikita mo at the side. Tapos, at least for 6 months sana, na consistent. Okay. And the third na dinagdag ko, na requirement, lagi natatanong ako, seriously na. So, ang third requirement ko is dapat meron pang emergency fund. Okay. So, especially, di ba, yung nangyari ngayon sa pandemic. Sa COVID. So, what if biglang magsara yung business mo for ilang months na nga tayo naka-lockdown, di ba? 5 months na, Coach. Yeah. So, at least, sana a year yung buffer mo, di ba? Kasi ang hirap ngayon eh. Totoo. Pag sarado yung business mo, dapat may emergency fund ka. So, hindi yung emergency fund doesn't apply sa personal finance mo. Dapat din sa sa business. Finance mo. Galing. Ay, di talaga kita, Coach. Okay. Okay, third question, Coach. Oo. Kasi natututo po ako sa inyo eh. I mean, yung sa page na pina-follow ko dun sa Pinoy Financial, I really wanted to have that kind of life, financial freedom. Gusto ko magkaroon ng ganun. Okay, so third question, Coach. Why do you think failure is essential to success? So, nabanggit mo na... Nag-start ako ng physical business, no, yung Crispy Pata Store. So, kasama ko nga doon sila, Margo, sila. It failed. So, that's my first physical business na talaga. May physical product. Okay. So, nag-fail talaga siya. And I've started yung ISO. Ang dami rin nag-start na t-shirt company ko na nag-fail din siya. So, for me, it's very essential na mag-fail ka. Sabi nga natin, fail forward, fail quickly, no? Kasi ako kasi mas gusto ko yung mag-try and mag-fail kaysa yung lagi kong iniisip na what if? So, for me, it's more painful na yung pain of regret than pain of failing. So, mas gusto ko yung, mas pipiliin ko yung pain of failing. Kasi nga, you learn, you get to, kasi may result ka, di ba? Failed ako. So, ibig sabihin, para sa akin, kesa yung iisipin ko na what if, di ba? What if trinay ko to? What if ganyan? So, for me, it's better to try and fail, no, than to not try it at all. Diba? So, parang ganun yung naging concept ko. And, Maraming ganun, especially for us, no? Sabi ko, maraming accountants na yung mga kapatid ko, natatakot sila. Kasi perfectionist kami. I mean, meron kami tinatawag na analysis paralysis eh, na parang ina-analyze namin lahat. Hindi mo makukuha sa business kasi hindi mo agad malalaman eh. You have to test e-commerce when we run ads. When we run ads, we do not know what, lagi sa tanong sa amin, what's the effective
what's the winning product? Hindi namin alam. We have to test. We have to test through Facebook ads. We have to test the market for us to know winning product talaga yan. So, ganun yung nangyayari sa amin. Ang galing. Very inspiring, Coach. Okay. Coach, nag-lead na tayo doon sa next question ko, no? Ano ba yung success sa'yo? Diba, ang daming tinatanong to palagi eh, sa mga, di ba, mga successful na tao, sa mga ano, sa mga yun yung executives. Thing, yes, tama. What is success for us, no? For me, it's very, ano eh, dependent on the person eh. Kasi nga ako, it depends on your happiness for me, no? So, kasi a lot of us are blinded by money, ganyan. Na-hype tayo pag may nag-post yung kaibigan natin, ang laki ng income ko, sa ganyan. This is MLM. Pero kasi, depende naman kung gusto mo ba yung MLM, di ba? So, gusto mo ba yung product na binibenta mo, di ba? It depends on you, eh. Kasi nga, lagi tinatanong, sige, pwede mong copyin yung ginagawa ko, pwede mong pag may nakita ang kaibigan na successful, pwede mo siyang kopyahin. Pero ang tanong, are you happy with it? Are you enjoying, di ba, the process? Kasi, yung mga naging successful na yan, ibig sabihin, they enjoy the process. May mga hard work yan, may mga ginawang naging patient sila. Kasi nga, they love the process. They love what they're doing, di ba? So, yun yung lagi kong tanong. Gusto mong gawin, ano ba yung saka ba nag-i-enjoy? And that's for me, that's happiness. Eh. So, that's success for me. And yun nga, for me, happiness equals to success. If you love what you're doing, kahit na ako, depende, kahit gano'ng kalaki yung kinikita mo, if it's enough, it's you're happy with it. Kasi if you're happy with it, you're gonna scale it eh. Madali ma-scale it, madali ma-expand yan. If you're happy what you're, sa mga ginagawa mo, sa mga ventures mo. And again, kunyari ako, I sell toys, pero kung hindi ka naman gusto, sige, successful ako. So, nangit ka sa successful dun sa store ko. Pero, nakita, oo. Pag ginawa mo ba yun, magiging masaya ka ba? I think, doesn't follow eh, na ganun eh. Kasi nga, again, if you love what you're doing, it translate na dun sa business mo rin, no? Magiging successful din siya. Especially, yun nga, pag mahal na mahal mo yung ginagawa. That's very inspiring, Coach. Ayun, so for you, it's really about happiness and contentment. Yeah. For me, it's happiness eh. Kasi ang dami ko rin kilala na ang laki nung kinikita pero, diba? I mean, especially sa mga jobs, and they're not happy, they're miserable. So again, hindi, it's not the money. But again, sabi ko nga, money is important, but the ultimate goal is to be happy. No? Yes. So you, for me, ang lang sinasabi, find something, some a field na talaga magiging masaya ka and then pursue it and make money out of it. Kumbaga secondary lagi. Secondary na lang yung... Thank you so much, Coach. Very inspiring yun. Okay, last question na tayo, Coach. Ayan. So, for sure, kasi ang marami akong friends na minsan minimessage ako, tinatanong nila kasi nagnegosyo ako before. So, parang we believe sila kasi paano ko ginawa yun. Tapos pag nalaman nila yun, kasi pinafollow ko talaga kay nila Brother Bo, si Coach Marco, kayo po. Sabi niyo lagi, di ba, start small. So, meron ako mga businesses na talagang ako lahat nagde-design. Yung restaurant na ginawa ko, ako yung nag-design. Ayun, ako yung nagluluto. So, pina-follow ko. So, when they ask me, nagbibigay lang ako ng, hindi pa man siya naging successful, nag-failed siya. Bibigay ko kung paano ko ginagawa ba, paano ba yun. Ngayon, gusto kong i-share mo sa amin, Coach, ano bang advice mo dun sa mga talagang gustong mag-start ng business? Kasi I remember may isa akong office mate, friend ko siya, abay ko siya sa kasal before. ECE siya, graduate siya, may license siya. Sabi niya, parang pagod na siya sa work niya, gusto niya mag-start ng business. Ngayon, syempre, di pa naman ako ganun ka-expert, di ba? I'm also starting in learning. So, ano bang pwede mong advice, Coach, dun sa mga gustong mag-start ng business? At ano ba yung... Paano nila malalaman? Ano bang business yung fit para sa kanila? Yun nga. Of course, you need to set aside funds, no, for it. So, again, dapat may emergency fund ka muna for yourself, for your family, especially if you have yung mga dependents sa inyo. So, you have to set aside first emergency fund. You have to know your responsibilities. And then, kasi business is the riskiest asset, diba?
So, it's not stocks. So, stocks kasi, mga big companies yung i-investan mo. So, hindi naman ganun mawawala yan, di ba? Kumbaga, may risk yung stocks, pero not that, not as high as business. Kasi nga, business, pwede mo wipe up talaga pag ito nag-start. So, business is risky. So, you have to set aside an emergency fund. And then, yun nga, start small. Kung ano yung kaya mong i-lose. Kumbaga, kung kunyari, mag-start ka ng business, consider mo na talagang this is a tuition fee, no? Na try. So, kumbaga, kung saan field ka, again, kung saan yung malapit na puso sa puso mo, di ba? Kasi kung saan mo, mag-i-enjoy ka. Hindi mo naman agad malalaman na mag-i-enjoy ka unless you try it, sabi ko nga. Again, hindi mo agad malalaman na maging successful ka unless you try it again. So, talaga, you have to, kumbaga, you have, meron ka dapat criteria. Ano ba yung mga option? Ano ba yung mga field or mga business na gusto ko i-try? Ano ba yung medyo malapit sa mo? Kasi ang daming opportunities dyan eh. Again, pwede kang masilaw sa mga makikita mong resulta, sa mga success na nakikita mo. But, kanya-kanya ulit tayo. No? So, again, you try what's, if you love baking, if you love, if you're good into writing, di ba? Medyo medyo magkakaroon ka naman hint eh, di ba? Kung saan ka masaya sa pagkakaroon, di ba? So, maybe, you could try on that field kung ano yung okay na business for that. Then from there, you start small. Pwede mong mag-invest ka ng onte na willing kang malus. No? And then you try. Kasi ako, hindi naman ako naging, kumbaga ako, one thing I'm proud of is, I talagang, pag may gusto ako i-try, kahit sino pa yung nagtuturo, I'm humble lang ako to learn from other people. Okay? My mantra is, learning never stops. No? Kahit na, kasi ako, kung medyo mayabang ako, sabihin ko, yung nagturo sa akin ng e-commerce, yung nga, sabihin ko, sa Lazada, ganyan, hindi naman ako magtapos. Medyo mayabang tayo, hindi, kumbaga, CPA ako, ba't ako matututo sa'yo? So, be humble, hindi mo alam lahat ng bagay sa mundo. No? There's always a room for learning. So, if you want to try new things, learn, ask for mentors, sino ba yung naging successful noon? And then ask for help, no? And you have to try para malaman mo din kung para sa iyo siya. You have to risk something, and yun nga, fail quickly as much as possible. Have that bias for action na talagang pag meron kang gusto, gawin mo. Kasi iba kasi ang daming gusto pero need to try, di ba? So mahirap yun, walang mangyayari. So mahirap din na puro plano. Ako, napaka-inspiring naman nun, Coach. Ang dami ko talaga natututunan sa inyo. Thank you so much po. Coach, siguro, meron na tayong 5 minutes, no? Invite niyo po sila kung meron po kayong gustong i-promote. Again, siya po yung may-ari ng Pinoy Financial Planning. Kasi alam mo ba, Coach, kakashare ko nun, na may mga nagtatanong niya sa akin about stocks, investments. Sabi ko, hindi ako expert. You need to learn. So, maybe you can promote some of your services. You have an idea naman eh. You can share them what you learn. And I know you learned something. Meron naman. So you just share to them. I mean, ako naman eh, marami rin ako, kailangan ko pang matutunan. Hindi ko naman alam lahat. No? But I just started sharing also nung nag-i-start ako back in 2013, 2014. Mm-mm. Talagang wala akong alam nun. Pero I started teaching na. Kahit na wala ako. Kasi ganun naman talaga eh. I mean, hindi mo naman, kahit hanggang ngayon, hindi ko pa alam lahat, di ba? So, hindi talaga. So, you have to start something and share it. And sabi nga natin, the best way to learn is to teach, di ba? So, you have to teach what you learn. And then, from there, you can, kasi minsan, ako natutuwa ako, minsan natututo rin ako sa mga students ko, eh, like yung sa e-com, di ba? Sa e-com class, I'm one of the founders. We teach e-com. Kanya-kanya kami experience eh. Kahit ako, kami yung mentor, kami yung nagtuturo. Pero minsan kasi, experiences yung mga students namin na hindi namin na-experience eh. So, we learn from them. So, ganun eh. Sarap din magturo kasi nga, you learn. So, just keep on sharing. So, ngayon, wala pa naman akong programs. Webinar lang kami sa Truly Rich Club. So, every Wednesday. So, yun lang naman. Sa Eco Masterclass every Monday. So, just check if you want to know yung e-commerce, Eco Masterclass Philippines, join our group. Yun lang naman. Wala naman bayad yun.
Lahat yun, webinars, free. And for True Rich Club sa page namin, every Wednesday, free din yun. About finances naman yun. So, yun lang naman. Those are my, ano. And right now, yun nga, more on focus ako sa e-commerce stores ko and other businesses. So, yun lang naman. Medyo mahirap lang din ngayon kasi pandemic. No? Oo. Hopefully, ma-survive natin. Thank you so much, Coach. Any last... thank you so much, Mo. It's really an honor to have you with me today. Just to inspire. Okay lang yun. Basta maka-inspire tayo, makatulong tayo. That's what we do. That's what we do in... wala namang bayad yung Pinoy Financial Planning. Wala namang bayad yung Ego Masterclass webinars namin right now. Those are for free, no? We teach people how to sell online, build your own store. Free lahat yan. True Rich Show namin, libre din yun sa mga personal finance topics. So, just have to consume it. So, yun. Yung mga nanonood, baka gusto nilang i-check yun. So, yun lang naman. Those are for free. Thank you so much, Coach. Ayun, yun lang. Thank you so much po. Anything? Tapos na po yung ano, wala na kayong sasabihin sa ating audience. When you learn something, when you get inspired, when you learn, when you read book, when you attend seminars, webinars like this, just do something about it. You have to take action. I mean, wala mangyayari sa knowledge natin. Kasi yung naging sakit ko before when I started attending. 2011, 2012 yata, nag-start na ako mag-seminar. Pero walang execution. So, okay. Yun nga. Pumasok yung pagka, yung fear sa akin na baka mag-fail ako, baka walang pumansin sa akin, baka i-hate ako ng mga tropa ko. Kasi nga, syempre, ako nagbi-business ako, sila nagpa-trabaho. Mga ganun And you have to, again, you have to choose your own happiness. No? You're living your life, you have to choose your own. Thank you so much, Coach Laurent Dionisio. Again, Dionisio, kinakabahan talaga ako, Coach. Ayan, thank you so much po. Ano ba? Thank you so much for your time. I hope, I wish you more success, more and more success po sa businesses and services po. At marami po kayong nai-inspire. Patuloy nyo lang po yung pagpo-post nyo dun sa Pinoy Financial Planning. Isa po ako doon. Idol ko po kayo. Thank you po. So much. Salamat po. Hanggang thank you. Bye-bye. Bye-bye. Stay safe, guys. Stay safe po. All right. Bye-bye.